Good day mga pachak, for today's vlog ay pag-usapan po natin ng handlebar ends. Bakit ba ako may handlebar ends sa aking bike? Ito po yung natawag na handlebar ends. So, ano po ba yung silbi nito? Ano ba yung napapala kong benepisyo sa mga handlebar ends nito? Yan po ang pag-usapan natin sa video na to. Una-unang dahilan kung bakit ako bumili ng bar ends ay comfort. Kasi ang mas natural na hand position natin sa manibela is either pa ganyan or pa ganyan. Mas komportable ang paghawak sa manibela pag ganito. Napapansin ko sa'yo kapag yung mga kasama kong naglo-long ride, kapag pagod na sila, kahit wala naman silang bar end, dito sila nakahawak, ganyan yung hawak nila. Inisip ko, bakit sila bumili ng bar end? Talang pagpagod na sila, dito ganito yung hawak nila. Yung unang dahilan kung bakit meron ng bar end. Para sa comfort, it's ergonomic. Kung naka-straight bar kayo, ano? Nakakatulog ng gamit ko. Pero kung ang handlebar nyo ay medyo pa-curve mo ganyan, kagaya ng loop bar or yung swallow, ay okay, hindi na kailangan mag ng bar end na ganito dahil ergonomic na rin yung loop bar tsaka yung swallow o yung isang tawag nila ng mustache. Sorry, pagka hindi na kailangan mag-brake ay iba talagang pag nakabili sila ng mountain bike, pinapalitan talaga nila ng handlebar yung habol nila eh. Comfort. Either magpalit sila ng butterfly handlebar na meron yung position na ganyan or loop bar na yung position na ganito na sa handlebar o sa grip nila. Iba naman, bullhorn or ergonomic, yung mga handlebars na ergonomic na pwede mo ipalit sa straight handlebar. Itong handlebar na gamit ko, meron naman itong back seat na konti pero not enough para matawag mong ergonomic. Hindi ba siya ganun ka ergonomic, straight pa rin siya. Kaya lang kasi, kaya hindi ko pa pinapalitan ito dahil mas madali pa rin gamitin ng straight handlebar kapag ka sa mga palikuli ko bike turn, madali pa rin ihanin sa napaka-bike mo kapag ka naka straight bar ka. Opinion ko lang po yun. Opinion ko lang po. Lahat po nasasabihin ko na sinasabi ko ngayon ay pawang opinion ko lang. So yun nga. Number one na benefit na ako ko rito, napapala ko rin sa handlebar and ay comfort. No. But of course, kung nasa matrafik kayong lugar, hindi pwedeng dito ka nakahawak. Kailangan balik dito sa low position dahil walang brake dito, hindi maabot yung brake from here. So yun yung disadvantage dito kumpara sa bullhorn. Yung bullhorn kasi pwede malagyan ng preno dito tsaka dun sa mga nakatrap bars. Habang nakaganito sila, pwede nila maabot yung brake levers. So dito kung may brake ka, kailangan mong bumalik sa brake ka kung palagi kang bibigyan ng brake. Ang halong napapala ko rito is pag hindi sprint ka, magandang dito maawa kasi pwede ka mag yumuko, pwede ka mag ito position. Kaya kayo ka segundo lang. Pwede kang mag-sprint. Dito ka nahawak. Kasi mas nahihila mo yung katawan mo pa sa pabalik. Pag-pipital. Pangatlong pakinapang ay sa pag-akyat. Pag-ahon.
Ayun ito. Mas madaling umaman. Ayun nakatayo. Kung meron kang handlebar, mas mature yung pagkakaw sa Manigela. Sure, hindi kang mag... hindi mag-slip yung kami. Tender ko lumuwag sandali. Lumuwag. Yan. Masayaw. Ito muna pa. Ayan, pang-apat na benefit. Kapansin nyo, mas... magiging... mag-secure yung paghahawak sa handlebar. Kung meron mong bar. Mas maliit yung chance na mag-slip yung kamay ko palabas sa handle grip, o mas less yung chance na mag-slip yung kamay ko sa handle grip kasi may maharang na handlebar end, you know. So yun lang, I hope may natutunan kayo sa video na to about handlebar end. So summarize natin, number 1 is comfort, mas ergonomic kasi. Number 2, sprint, mas mabilis ka makapag-sprint pagka dito ka nakahawak sa handlebar end. Mas mahihila mo yung katawan mo. Mas makapag-aero position ka. Number 3 is pag maahon ka, mas magiging secure yung paghawak mo sa handle pag tumatayo ka. Mas maipupush mo nung mas madiin yung handlebar pag tumatayo ka. Left right, kagano'n kapag kami ang mga handlebar. Apat, mas secure paghawak mo sa handle grip dahil naharangan ng handlebar and kamay mo, sigurado mo hindi mag-slip palabas. So ilang mo po, sana po may natutulong kayo sa video na to. By the way, ang brand nga pala nagamit ay itong Wake. Yeah, Wake kasi ito yung nakita kong pinakamaganda na shape, talagang lapat na lapat sa aking kamay. Ayan. Sa binibili ko sa Shopee ay nakakalaan ko kung pwede magpilihan doon. Iba-ibang shape, iba-ibang size. So, nasa sa inyo na po. Pero itong weight na to ang mare-recommend ko. So, handlebar ends talagang may re-recommend ko po yan na gamitin nyo kung kayo naka-flat bar. So hanggang dito lang po, sana po ay may natutunan kayo sa ating vlog ngayon. This is Becoming Ciclista. Please subscribe.